Hello guys, welcome back again sa Generic Goals. Video ito ay share ko po dito guys ang interview ni Robin Padilla. In-interview siya ni Tony Gonzaga. So napaka-interesting po ang topic na to kasi alam naman natin na si Robin Padilla isang bad boy character sa pelikula, isang artista. Oo. So ang hindi natin alam, dito nagkaroon ako ng interest o na-intriga ako dahil ang isang Robin Padilla ay mayroon din palang pananaw na ganito sa ating bayan. Oh, so na-intriga ako dito sa kanyang interview. Yung puso niya, guys, yung pananaw niya sa politics, napakaganda. Kaya pakinggan natin yung kanyang isinusulong, kung anong batas nga ba. Si Robin Padilla nga pala ay tumatakbo bilang governor sa ilalim po ng PDP laban, siguro kung hindi ako nagkakamali. Di ko alam, di ako sure kung unit team to, pero alam ko sa ilalim po ng PDP laban siya. Kaya panoorin natin yung interview ni Tony Gonzaga, kung ano nga ba ang kanyang layunin dito. Ito guys, pakinggan natin. Ito, nasa okay. Harap nila. Oo. The change Ayan. Starts from within. Yes. Before you change your environment, yes, before you change the world. Diba? Yes, ma'am. Isa lang naman ng siguro na talagang masisisi nila ako na wala akong magagawa. Talagang ganun artista ako. Hindi ko na maalis yun. Part na yun ng pagkatao. Part na ng pagkatao. Isa sa reasons kung bakit nyo po or kung bakit kayo tumatakbong senador is because you're really pushing for federalism. Yes, ma'am. Dahil yun. Change na pag-usapan natin. Change. Diba? Napakaganda. So, dito ako nagkaroon ng interest kasi ang isinusulong niya ang federalismo ng bansa natin. So, ang federalismo, alam natin na matagal na itong isinusulong, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, na hindi po ito naamindahan, hindi po ito natuloy dahil sa nangyayari nga sa ating bansa ngayon, sa pandemya. Kaya mas maganda natin kung maitutuloy ito ng susunod na administrasyon. Napakaganda guys. Pakinggan natin. Danong usapin na yun. Ito, politika na to. Balik lang tayo, history, para alam nilang hindi tayo nangangarap. Oh, tama. Nung time ng bago mag February 1986 revolution. EDSA revolution. Ako, tayo ay parliamentary. Yun. Papunta na tayo sana nun sa federal. Federalist. Pero unitary, parliamentary tayo. Ibig sabihin, unicameral tayo nun. Magkasama ang Senado at ang Kongreso. Iisa, assemblyman ng tatay ko noon, kaya alam ko. Yung time na yun, kaya nagkaroon tayo ng revolution kasi open for debate. Maganda. Maganda ang parliamentary kasi debate. Kaya nabuksan ang maraming isip. So nagkaroon ng revolution. Ang iniisip lahat at ang inaasahan lahat ng tao, papunta tayo ng federal. Yun ang pinangako ni Presidente Cory Aquino. Boom! Nasa records yan. At tumpak. So, ang federalismo pala talaga ay nag-umpisa to. Ipinangako ni Madam Cory Aquino. Oo, dito to nag-umpisa. So, napakagandang punto tong kanyang sinasabi dito. Oo. Okay. Alam pati ni Vice President Doy Laurel, doon tayo papunta. Mm-hmm. Lumabas ang 1987 Constitution. Bumalik tayo sa unitary presidential form of government. So, pansinin niyo po yun. Naka-move on na tayo. Si Marcos yan. Si Ferdinand Marcos, si Apulakay, siya ang nag-move papuntang parliamentary. Nakahakbang na tayo eh. Di ba? Ang ganda ng explanation eh. Pero, yung 1987 Constitution, humakbang tayo, pabalik. Aha. Yan ang tanong ko. Meron bang nangyari after that revolution? Gumanda ba ang takbo ng Pilipinas? Lumaki lalo ang utang natin. Hindi naman bumaba yung galunggong. Kasi yun naman ang naging battle cry nun. Di ba dati, bababa ang presyo ng galunggong. Ma'am, ngayon hindi na bumaba ang galunggong. Nag-i-import pa tayo ngayon ng galunggong. Ayun guys, yung punto ni Robin. So, meron siyang punto sa lahat na kanyang sinasabi. Oo, merong points dito. Kaya,
Good for you. Good job, Robin. So, ano yung dapat nating gawin? Magbalik tayo kung saan tayo nag-revolt. Diba? Ano ba yun? Papunta tayo ng federalism eh. Ayun. Oh. Doon tayo bumalik. Naantala tayo eh. So kung gusto natin talaga ng pagbabago, doon tayo pumick up. Pick upin natin kung saan tayo naantala. Bakit ba kailangan tayo mag-federal? In reality, geographically, federal tayo. Hiwa-hiwalay tayong isla. Iba't ibang tradisyon, iba't ibang kultura, iba't ibang salita. Senator Aquilino Pimentel, siya ang huling-huling nag-file niyan, 2009, ng federalism. Eh siya ang author ng local government code. Interesting. Ibig sabihin, interesting. Siya mismo, wala na siyang bilib. Sa 19... So, si Nini Pimentel pala, yung kanyang siya, ang sinasabi niya dito. Aha. 87 ang Constitution. Ang Pimentel. Mabigat yun, ha? Yung sinasabi na LGU, yung Local Government Code, si Nene Pimentel ang gumawa nun. Pero siya, ang autong, ang federalism, ano yung sinasabi niya? Huwag na tayong magplastikan, eto na yun. At sana, nung panahon ko, sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nangyari sana ang presidente. Pero tinamaan naman tayo. Yun, yung tama. Yun yung sinasabi, guys. Kaya itong susunod na administrasyon, kailangan na po natin gamot yun para sa people power kasi na-addict na tayo sa people power. Gusto natin lagi. People power, konting ano lang. May punto siya dito. Kasi ang Pilipinas, guys, kapag kami rong isang mataas na opisyal na gustong alisin sa pwesto, ang Pilipino, lahat nagsama-sama sa isang lugar. So, doon sila gagawa ng pag-iingay para lang mapakinggan ang kanilang boses para sa pagbaba ng isang pinuno. So, doon tayo nasanay. Kaya dapat, tama, yung kanyang sinasabi dito. Okay. Palitan natin yung presidente. Kapag tayo, federal, parliamentary na, hindi natin kailangan gawin yun. Magkaroon lang ng vote of no confidence, palitan na natin. Wow, so maganda. May punto talaga siya. Maganda. Ang ine-elect na natin, yung partido. Mm-hmm. Hindi na tao, hindi na ito pasikatan, hindi sikat ka lang, hindi individual. Mm-hmm. Partido. Kung ano yung adhikain ng partido, yun ang itong voto mo. Halimbawa, ngayon, tulad ngayon, Unity, siya, pangalan nila. Basta yung kabila, basta i-elect mo yung plataforma, hindi tao. At hindi na tayo chapsuy, mahilig tayong chapsuy eh. Iba yung presidente, iba yung vice president, tapos mag-i-elect ka ng mga senador na hindi naman susuporta dun sa presidente. Ayun, tumpak din. Isa pang tumpak kanyang sinasabi. Agree ako dito. Kasi nga naman, kung mag-iili ka ng isang presidente, iba-iba ang senador, iba-iba po yung sanga, magkakaiba po ng konsepto, magkakaiba po ng layunin. Mayroong time talaga sa bawat isa, sa bawat isang sangay na hindi magkakasundo. Kaya, pahig ako dito. Talagang agree ako sa kanya yung sinasabi. Ang mangyayari dun sa presidente mo, linda. Dapat pagpigilan natin. Kung gusto natin talaga magbago, once and for all, kasi partido federal siya. Ayun. Naniniwala siya. Ayun. Federalist. So, number two, siya lang ang may experience sa executive. Lahat naman yung mga yun, puro legislative lang galing. Sa ngayon kasi talagang yung naniniwala sa federalismo, kailangan natin. Mm-hmm. Tama. Kailangan natin mag-pick up kung saan yung revolution na sinasabi. Pero bakit kailangan suportahan tayo ng sambayan ng Pilipinas? Ayan ang tanong, guys. Pakinggan natin yung tanong niya. Bakit siya kailangan suportahan? Ano ba talaga ang layunin niya? At sino ba talaga si Robin Padilla? Pakinggan natin. Bakit nga ba? Kasi ako, interest ng tao ang isusunod ko. Mm-hmm. Kung interest ko lang, naranasan ko na lahat. Ayun. Pera, kasingkatan, okay na ako. Ako, ang gusto ko lang yung 80% ng ating mga kapabayan, makita na nila talaga yung pagpapako.
Kasi nakakaawa ng Pilipino. Ang dami ko nung sinuportahan eh ng presidente. Ang dami na. Kasi iniintay ko na matulak ang federalism. Yun lang po talaga, wala nang ibang paraan para tayo ipat. Sapagkat alam nyo ang problema ng ilang bayang Pilipinas, nasa sistema na po. Tumpak. Hindi po ito usapin. Tumpak, guys. Tumpak po ng magagaling na leader. Tamang-tama. Dumating na po sa atin. Dumating na si Apula kay Ferdi, dumating na lahat na, sabihin na, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit ang pagbabago na nalalasap natin? Eh parang kulang. Masyado mabagal. Oh, yun. Dahil po yan sa sistema ng atin. Tama. Kailangan na po natin baguhin ito. At huwag po kayong matakot sa bago. Ayun. Yun yung ganyang punto, guys. Marami po tayong mag-explore. Yung luma, wala na po. Parang sasakyan lang yan. Okay. Kahit anong gawin natin overhaul, sasakyan na luma, wala na po pugak-pugak. Okay, so, nagpunto. Sumakay na po tayo sa bago. Okay, so hanggang dito na lang muna, guys. Oo. So, salamat. So, ganun yung punto ni Robin Padilla, yung kanyang adhikain sa Pilipino, yung kanyang yung kanyang layunin para maging mabuo ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. So, napakaganda, guys. Napakaganda naman. Kaya ayan, maraming salamat sa lahat po sa inyo, guys. Sa lahat na shoutout, sa lahat ng sumusuporta ng BBM Solid. Ayan, maraming salamat, Uniteam. Thank you so much. Sa mga hindi po nakasubscribe sa aking channel, baka naman pasuyo. Guys, ang channel ko po ay Road to 3K pa rin hanggang ngayon. Ayan. So, meron din ba akong ibang video tungkol kay BBM? O, pakinggan nyo yung video to. O, pakiclick yung video nyo, panoorin nyo. Meron pong mga interesting po ang mga sinasabi dito na BBM. Okay? Let's go, Uniteam.